Lahat ng tao ay dumadaan sa hamon at pagsubok ng buhay, tulad na nga ni Sir John Gokongwei Jr., na isang bilyonaryong tulad niya. Ay hindi mo akalaing sa murang edad pa lamang ay dinanas na ang hamon at pupursige upang maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan? Halika, alamin natin ang buhay ng nagmamay-ari, ng malaki at napakaraming kumpanya sa Pilipinas. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay hit mo na rin yung subscribe button para updated ka sa susunod pa natin na mga kwento na kagaya nito. Ang JG Summit Holdings Incorporated ay pagmamay-ari ng isang failed Chinese businessman na si John Gokongwei Jr. Ito ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansang Pilipinas, maging sa Southeast Asia. Ito ay nagmamay-ari ng iba't ibang kumpanya. Ilang halimbawa dito ang kilalang Jack and Jill Products, sa ilalim ng pamamahala ng Universal Robina Corporation at Robinson's Mall, at maging ang isa sa pinakamalaki at kilalang airline sa Pilipinas, ang Cebu Pacific. Ilan lamang ito sa pagmamay-ari ni Sir John Gokongwei Jr., o mas kilala sa tawag na Big John, hindi mo maiisip na ang napakayamang tao na tulad niya, at nagmamay-ari ng bilyong halagang kumpanya, ay dumaan sa labis na hirap ng buhay, noong mamatay ang kanilang ama, dahil sa komplikasyon sa sakit na typhoid. Dinanas ni John ang maging padre de pamilya sa murang edad na 13. Nang dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, nag-iwan ng napakalaking problema pagdating sa pinansyal, at utang sa kanilang pamilya na umubos sa ari-arian, na naipundar pa ng kanilang ama. Lumaki sa marangyang pamumuhay si John noong nabubuhay at may negosyo pa ang kanyang ama sa Cebu. Hindi man sanay sa hirap at pakikipagsapalaran, lakas loob niyang hinarap ito, maaga siyang namulat sa hirap ng pagbabanat ng buto. At ginawa niya itong inspirasyon upang magpursige para sa kanyang ina at mga kapatid. Dahil sa kakulangan upang masuportahan ang buong pamilya, nagdesisyon sila na ipadala muna ang kanyang mga maliliit na kapatid, pabalik sa kanilang lolo sa China. Naisip niya ang produkto na mabilis mabili, at kayang bilhin ng mga simpleng mamimili. Nagbenta siya ng pritong mani sa kanilang bakuran, ipinagbibili niya ito ng mainit at bagong luto. Ngunit ang kinikita niya rito ay sapat lamang sa pangkain nila araw-araw. Gamit ang kanyang lumang bike papunta sa malayong bayan, ay nagbenta naman siya ng sari-saring kalakal. Tunay nga na sa murang edad pa lamang ay nasa dugo na ni John ang pagnenegosyo, umupa siya ng maliit na pwesto sa palengke sa halagang 1 piso bawat araw. Naisip niyang ibenta ang produkto na mabilis maibenta at mapapakinabangan ng mga mahihirap, tulad ng kandila, sinulid at mga sabon. Bawat araw ay kumikita siya ng hanggang 20 piso, sapat upang makapag-ipon pa siya para sa kanyang pinapangarap, na mas malaking negosyo. Noong 1943, sa edad na 17, nang matapos na ang World War II, ay nakakita siya ng magandang oportunidad, at lakas loob niyang pinasok ang pakikipagkalakal sa Manila. Gumugugol siya ng 7 oras sa biyahe, pero ginamit niya ang oras na ito upang magbasa ng libro at mas lumawak pa ang kanyang kaalaman. Pagdating sa Maynila ay nagbebenta siya ng mga kalakal mula sa Cebu, napakamasipag at matyaga ni John. Kaya't lahat ng ito ay nagbunga, naging maganda ang resulta ng kanyang negosyo sa Manila, at nakapag-ipon pa siya ng mas malaking halaga. Napakapositibo ni John sa kanyang mga pangarap na mas palaguin pa ang kanyang negosyo sa hinaharap. Makalipas ang ilang taon, kasama ng kanyang kapatid na si Henry, ay sinimulan nila ang Amasha Trading, kung saan ay nagbebenta siya ng produkto gaya ng magazines, mga nagamit ng dyaryo, tela, harina, sibuyas, at mga damit, na nagmumula pa sa bansa ng Amerika. Nakabili na din siya ng malaking bahay, na nagiging warehouse ng kanyang mga produkto, at tahanan ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal ay napabalik na niya ang iba pa niyang mga kapatid mula sa China upang maging katulong din niya sa negosyo. Naisip ni John na mas palaguin pa ang kanyang negosyo at pumasok pa sa ibang larangan, katulad ng paggawa ng gawgaw o cornstarch. Para magawa niya ito, kinakailangan niya ng malaking puhunan upang makapagtayo ng paggawaan. Dumanas si John ng napakaraming kabiguan, sa paghahanap ng mahihiraman ng kapital, sumubok siya sa iba't ibang bangko. Ngunit, isa lamang sa mga ito ang nagbigay ng tiwala sa kanya, ito ay ang China Bank. Pinahiram siya ng 500,000 piso, napakalaking halaga na ito noon, sapat na upang matupad at mapalawak niya ang kanyang negosyo.
malaki ang utang ni John sa China Bank, hindi lamang sa pera, kung hindi pati na rin sa tiwala, kaya naman iningatan niya ito ng lubos hanggang sa kasalukuyan. Taong 1954, ay formal niyang binuksan ang Universal Corn Products, na sa kasalukuyan ay ang Universal Rabina Corporation, na siyang naging ugat ng JG Summit Holdings. Hindi niya sinayang ang pagkakataon na makapag-aral, at upang mas mapalawak pa niya ang kanyang kaalaman pagdating sa negosyo. Sa mga lumipas pa na taon, ay sinubukan pa niya ang iba pang produkto katulad ng Kapeng Blend 45, Max Candy, at marami pang pagkain. Sa edad na 30, nabuo ni John ang kanyang emperyo at kumita ng milyon. Ninais ni John na mas lumaki pa ang kanyang negosyo at mag-invest, at bumili siya ng shares sa malalaking kumpanya, katulad ng San Miguel Brewery, paraan ito upang makuha niya ang isang posisyon sa board of directors ng nasabing kumpanya. Isang napakadelikadong desisyon sa isang katulad ni John, na nagsisimula pa lamang sa mundo ng pagnenegosyo ngunit naging daan ito upang mas makilala pa siya sa larangan na ito. Sa mga sumunod na taon ay nagtuloy-tuloy ang kanyang pag-unlad. Binuksan niya ang kanyang airline company na Cebu Pacific. Sa pagnanais niyang mabigyan ng mura at dekalidad na serbisyo ang mga Pilipino, naging matagumpay ito hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa mundo ng international aviation. Sunod-sunod ay binuo pa niya ang Robinson's Mall, Robinson's Land o mga real estate at marami pang ibang negosyo. Nagbunga pa ng sobra sa kanyang pangangailangan ang kanyang pagsasakripisyo. Kaya naman, siya at ang kanyang mga kapatid ay binuksan ang GBF o Gokong Wei Brothers Foundation. Ito ay naglalayo na matulungan ang mga kabataan at mabigyan ng maayos na edukasyon, makapagbigay ng libreng training sa mga kabataan na nais mag-aral. At tumanggap din siya ng maraming pagkilala tulad ng Lifetime Achievement Award na iginawad ng University of San Carlos ng Cebu noong 2018, Legacy Award na ibinigay naman ng ASEAN Business Advisors Council at marami pang iba. Noong taon 2019, ay kinilala siya bilang pangatlo sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas na may net worth na $5.3 billion, si Sir John. Ipinakita niya ang mga katangiang dapat magbigay sa atin ng inspirasyon, isang masipag, disiplinado, malikhain, bukas palad, laging gutom sa kaalaman, nagpapasalamat at hindi nakakalimutan ang kanyang pinagmulan, at higit sa lahat, mapagmahal sa kanyang pamilya. Sa parehong taon din, taong 2019, isang malungkot na balita ang dumating. Sa edad na 93, ay pumanaw si Sir John Gokong Wei. Nag-iwan ng napakagandang leksyon at legacy si Sir John sa business world. Iniwan niya ang pamana, at ang kanyang mga aral ng buhay hindi lamang sa kanyang mga anak, kung hindi sa lahat ng Pilipino, na ang bawat bagay na gusto mong makamit, ay bigyan mo ng oras, determinasyon, dedikasyon, at pagsusumikap, dahil ang lahat ng ito, ay magbubunga sa tamang pagkakataon, nang higit pa sa iyong inaasahan. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, mag-iwan ka naman ng like o comment ka na din, iyong saloobin o susunod na gusto mong gawan natin ng video. Maraming salamat, hanggang sa susunod.